Hi, good morning mga meme. This is Rico Mori and welcome back to my channel. Kayo po ba'y naniniwala din sa power at bisa ng iba't ibang klase ng agimat o anting-anting? O di kaya ay mga mutya na pwede natin gamitin panghatak o pang-attract ng mga swerte? Pwes, kung kayo po'y naniniwala sa usaping ito ay halika, pag-usapan natin ito at magtsikahan tayo. Pero kung kayo bago pa lamang sa channel kong ito, ay huwag nang mahiya mag-subscribe at pakiclick ang aking notification bell para ma-updates po kayo kapag may mga bago akong uploads. Halika, magkwentuhan tayo kasi dito, suswertihin kayo! Mga meme, kayo ba ay naniniwala din sa mga anting-anting o mga agimat o mutya na ginagamit na pampaswerte? Kayo ba ay may mga inaitatago ding mga anting-anting o agimat na ginagamit nyo sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay? Pwes, alam nyo ba na may mga iba't ibang klase ng anting-anting o agimat? Pero una, ano ba yung anting-anting, Sus Marie Josep? Yan, meme, ang pag-uusapan natin. Alam nyo ba na napakaraming iba't ibang klase ng mga anting-anting o ng mga agimat? Meron kasing mga klase ng anting-anting o agimat na galing sa mga natural na mga... yung mga natural. Hindi. Ayan na naman siya. Alam niyo yung mga natural po na nanggagaling sa kalikasan. Katulad ng ano, yung katulad ng mga sinabi ko sa inyo sa unang part po nitong ating video, yung pong mga mutya ng mga iba't ibang klase ng mga halaman at talagang nagbibigay ng mga pampaswerte. Katulad ng ano, yun nga, i-review natin yung mga una natin binlog, no? Yung mutya ng kalamansi. Opo mga meme, diba? Mutya ng kalamansi. Mutya ng sampalok. O, diba? Yung bulaklak ng tanglad, tapos yung bahay ng alitaptap, o di ba? Saka yung nyog na iisa ang mata. O yan, ako, napaka-epektibo yan mga meme, at talagang yan ay mga nagbibigay at nagahatid ng mga swerte at kasaganaan. At kapag kayo ay nakakuha ng mga sinasabing mga mutyang yan, ay talagang napakaswerte nyo dahil yan ay bihirang-bihira lang makita o makuha ng mga tao. At kung talaga kayo pagkakalooban yan, ay ibibigay talaga sa inyo yan mga meme. Pero alam nyo ba na may mga ilan pang mga mutya o agimat o anting-anting na pwede nyong angkinin o ano magtawag doon? Alagaan. Katulad ng halimbawa yung narinig nyo na ba yung isa pa, yung napaka yung sikat na sikat na talagang sinasabing kapag yung nakuha ninyo ay talagang kayo'y napakagaling na ninyo. Ano ba yun? Yung mutya ng saging na kayo daw ay nganganga kapag yun ay nakukuha kasi pag mahal na araw mga meme, nganganga kayong ganyan sa puno ng saging. Pero yan hindi basta-basta puno ng saging kasi napakarami iba't ibang puno ng saging, di ba mga meme? May saba, may lakatan, may latundan, may tordan. Pero yung isang saging na ano ay yung saging na tindok. Yung, alam niyo yung tindok, yung mahaba, yung gabraso na mula dito hanggang dito, ay ganun kahaba ang, ano, yung talagang jambong saging yun, mga meme. At yun ay, hindi siya namumulaklak. Wala siyang bulaklak, basta meron siyang puso agad na uultaw. At yun ay, sinasabing, yun ang nagbibigay ng puso, ay yung mutya ng saging. Yung klase ng saging yun, yung saging na tindok. Yan ay talagang napakabisa. Pero yan ay hindi nyo basa-basa makukuha mga meme. Kasi yan daw ay pala ay kukuhanin nyo tuwing Biyernes Santo ng alas 12 ng gabi. At yan ay hindi ganun kadali mga meme. Kasi kailangan nyo na talagang aabatan na ninyo ang pagkuha ng anong yan, ng mutyang yan. Kasi yan pala ay may mga nag-aabang ding iba. Hindi lang kayo. Yung mga iba din. May mga elemento din. O yung mga lamang lupa, katulad ng mga kapre, yung mga tikbalang, yan, Sus Marie Josep. Yan ay sinasabing kailangan ninyong kalabanin upang makuha nyo yung pinaka
mutya ng saging na yan. Pero kapag yan ay nakuha ninyo, ay siyan talaga ay magbibigay sa inyo ng katakot-takot na lakas at kapangyarihan. Kasi yan ay pwede niyong kalabanin. Yung nga, yung mga sinasabi, mga maligno na yan, yung mga kapre, mga tikbalang na yan, mga yun, yung mga lamang lupa na yan, ay kakalaban niyo. At kapag kayo ay nanalo, na, nako, winner kayo, mga meme. Diba, syempre, ay, na, pero napakahirap daw yung kunin, mga meme, kasi kailangan yung kunin niya ng alas 12 ng gabi ng mahal na araw ng Biyernes Santo. Sus. Isa pa, meron pang isang napakabisang anting-anting na pwede nyong makuha. Ano ba yon? Yung karbungko, mga meme. Ang karbungko naman ay galing din sa natural at kalikasan, na galing naman sa ahas. Kasi yan daw ipinag, pinabantayan, inaalagaan ng mga ahas. At yan ay kapag nakuha ninyo ay, nako, yan ay bilog na parang mutya, na parang pearl, na may iba't ibang kulay. May kulay green, may kulay puti, may kulay pula, mga meme. At yan ay sinasabing napakabisang gamiting pampaswerte o pang-attract ng kasaganaan. At yan ay kayo talaga, ay pag nakuha nyo yung karbungko na yan, ay talagang kayo ay, nako, magkakaroon ng kakaibang lakas at power na tulad ng sa ahas. Naku, Jesus Mario, sepe eh. Oh, gusto niyo ba yon? Pero yan ay napakabisa daw kung kayo ay nagte-treasure hunting, kasi kapag daw yung batong yan ay umilaw at kumislap, halimbawa sa isang lugar, yan daw ay kusang iilaw at kikislap. Ibig sabihin daw ay may kayamanan sa lugar na yon, mga meme. Oh, di ba? Ang isa pang magbisang anting-anting ay yung ngipin ng kidlat o pangil ng kidlat. Yun, pangil ng kidlat. Sus Mario, may pangil pala ang kidlat. Baka tayo makagat. Sus Mario, yun, isa napakabisa daw yung pangil ng kidlat. Yan ay abatan nyo kapag kumikidlat at kumukulog. Tingnan nyo kung saan kikidlat at kung saan tatama ang kidlat. Kapag yan daw ay kumidanta sa isang puno o sa isang bato, yan ay sundan nyo at puntahan nyo kaagad-agad. At kayo'y kumuha ng itak at yan ay saksakin nyo, halimbawa sa lupa, saksakin yung ganyan. At kapag yan daw ay naan doon, didikit ng kusa ang pangil ng kidlat doon sa itak ninyo. At yun ay bakukuha ng chute, pwede nyong gamitin agimat. Pero kung yan ay kailangan nyo daw po munang ritualan, kasi kailangan nyo malaman kung ano ang pangalan ng kidlat. Sus Mario, sir, kaalamin ko pa kung ano ang pangalan ng kidlat. Si anong, paano malaman ang pangalan ng kidlat? Eh, bahala na sila kung sino mo nang kukuha nun. O siya, yun. Pero may mga ilan din mga agimat na gawa sa kahoy o inukit sa mga tanso o mga medalyon. Katulad ng mga yung tagaliwas. Alam niyo ba na sa Bicol, Pating Bicol, yan tagaliwas. Yan ay taga parang kapag daw kayo ay yung nasa kapahamakan, kayo hindi tatabla ng ano, bala. O, di ba? Yung tagaliwas. Yun ang kapangyarihan noon. Hindi kayo tatabla ng bala, ng baril, o ng kahit mga siguro armalite, o ng kahit na anong basta't may bala. Pero paano kung kanyon? Eh kapag kanyon ay umano-ano na kayo, tumbay-tabi na kayo, baka hindi rin kayanin. Pero yan talaga po ay napakabisa daw sa bala, yung tagaliwas. At ang isa pa, yung isa naman po ay yung kabal. Kung yung tagaliwas naman po ay sa ano, sa bala ng baril, ito naman pong kabal ay sa yung mga patalim ng mga kutsilyo, itak, bolo, yung mga siguro yung mga ice pick, at saka yung mga samurai. Yan talaga daw kayo, hindi tatablahan yan. At kahit anong sigurong taga sa inyo, eh, hindi kayo talaga tatabla. Sus Mario, sepe, parang gusto ko yan. Talaga yung kabal. Meron pa yung ano, yung odom o yung sa tagabulag. Yun naman daw po ay yung sa tagabulag ay yung parang invisibility power. Oh, Jesus Mario, set, diba? Gusto ko yan. Parang mawawala akong bigla. Parang akong maging invisible man. Kayo daw po ay bigla na lang mawawala. Pagka yan ay may hawak kayong odom o
sa taga-Bulag. Meron pa yung isa, yung sagabe o yung wika. Yung kapag daw yan ay umuulan na hindi kayo tatabla ng ulan at kahit bumagyo man, hindi kayo mababasa ng ulan. So si Mar Joseph hindi naman ako mahiling maligo sa ulan. Parang hindi ko masyadong type yan, yung sa gabinen o yung wika na yan. Parang, kasi hindi naman ako masyadong mahilig maliligo sa mga ulan-ulan kasi makakasipunin. Hindi na lang pass ako dyan. Ang gusto ko yung isa pa, yung tagahupa. Alam niyo yung tagahupa. Medalyon din siya na para siyang, kapag daw kayo halimbawa ay pupunta sa isang lugar at kayo galit na galit sa inyo isang tao, kahit malayo-malayo pa raw kayo, pero pag may dadadaw kayo niyan, ay pag dumating kayo talaga, parang yan ay maamong-maamong tupa. Talagang babait sa inyo. Talagang kayo parang, ako kayo talagang estimahin pa rin na maayos. Kahit yan ay busit na busit sa galit na galit sa isang puso na kayong saksakin niyan, tagain niyan. Pagdating, nakita yung mukha ninyo. At pag may hawak kayo niyan, yung tagahupa niyan eh. Nako, parang yun yung maamong tupa at lahat. Oo, mga meme. Meron pa yung mga iba, yung mga librito. Yun naman pong librito ay naglalaman yun ng mga dasal at mga sumpa, mga Latin words na mga binabanggit at ginagamit sa orasyon. Katulad din ng mga insignia. Siya naman po ay kapirasong tela na nakasulat doon yung mga dasal-dasal din at mga ritual at yan ay kinukonsagra. Yung parang dinadasal lang para mabuhay, nagamit yan. Yung mga panahon ng katipunan yan ang ginagamit nila. Nila Andres Bonifacio, yung mga ganyan-ganyan. Sila yung mga gumagamit yan. Yung iba pa nga po ay pinatatato sa katawan. So, si Mariose. Pero ang gusto-gusto ko talaga ay yung ano, yun nga, yung tagaliwas at saka yung sa yung pagtatagain ng tao doon. Yan yung kabal, gustong-gusto ko kasi para ko hindi talaba ng saksak at taga, di ba? Pero alam yung gustong-gusto ko talaga ay yung mutya ng yung nyog na iisa ang mata, Sus Mari Josef. Yan talaga ay matagal ko nang hinahanap yung mutya ng nyog na iisa ang mata. Dahil talaga daw ay napakaswerteng swerte kapag kayo ay nagkamero niyan. Pero yan daw talaga ay bibihira lang kung makuha at maaktuhan. At talaga yan ay talagang ibibigay sa inyo kung kayo talaga ay pagpapalae. Dahil bihirang-bihira yung ibigay talaga. Mas maganda daw po yan kung makukuha ninyo at hindi ibibigay sa inyo. Pero okay lang din kung bibigyan nyo ako. O diba? Kaya bigyan nyo naman ako yung ano yung nyog na iisa ang mata, Sus Mari Josef. Yan talaga ay gustong-gusto ko. Pero yan nga sabi ay ibibigay sa inyo kung talagang para sa inyo. O siya mga meme, sana'y may nakuha kayong mga ilang bagong kaalaman din sa part 2 ng video kong ito ng tungkol sa mga agimat at mga anting-anting. At kung kayo ay may mga tinatago din mga pangsariling anting-anting, ay syempre gamitin nyo sa tama. Gamitin nyo ng kung ano yung gamit niya. At huwag yung gagamitin sa mga kagagahan at mga katarantaduhan kasi bawal daw yan mga meme. Susunod ay i-vlog ko naman sa inyo kung ano yung mga hindi dapat ginagawa sa mga agimat at yung mga bawal gawin kapag kayo ay may mga hawak na anting-anting o agimat. O siya mga meme, kung kayo may napulot sa vlog kong ito ay pakiclick na lang aking subscription button at pakiclick na lang ang aking notification bell para ma-updates po kayo kapag may mga bago akong uploads. Kasi dito, suswertihin kayo. Bye mga meme. Keep safe, be happy, and always be fresh.